konting angulo kasi doon sa pinag-usapan natin ng linggo, yung mensahe, na napakagandang mensahe na sinimula ni Pastor Dong. At alam ko ito yung magiging series sa mga susunod na mga linggo. Na ang tanong eh, bakit ang Panginoon tahimik? Okay? So, bakit ang Panginoon biglang nanahimik sa buhay ng isang tao? At napakaganda ng mensahe niya. Kaya yung sa mga nakikinig sa amin dito, kung hindi kayo naka-attend ng aming Sunday service, puntahan po ninyo sa aming YouTube channel sa Glory Christian Center Parañaque upang makita ninyong napakagandang mensahe ng linggo. At ngayong araw na to, eh, andun pa rin naman yung tanong natin yung bakit. Pero to, imbis na why God is silent, ito naman eh, why God became silent? Bakit ang Panginoon naging tahimik? Okay? So may dahilan yan kung bakit ang Panginoon nanahimik talaga. Kasi pinag-usapan ng linggo, introduction yun. Bakit ang Panginoon nanahimik? Pero ngayon, bakit ang Panginoon naging tahimik? Amen po. Kaya sabi mo dyan sa katabi mo, okay, makinig ka mabuti para maintindihan mo bakit ang tingin mo si Lord nanahimik sa buhay mo. Amen? Okay. Pero ngayong gabi ito, magpo-focus tayo mga magulang at mga kapatid sa lumang tipan. Okay, doon tayo hugot ng karunungan. Doon tayo sa Book of Judges. Ito yung mga panahon na kung saan sila ay nakatawid na doon sa lupang pangako. At na nakatawid sila sa lupang pangako, kung naaalala ninyo ang namununa sa kanila ng mga panahon na yun, eh, di ba si Joshua? Tama po ba? Okay. At may isa pang karakter doon na dapat huwag niyo malilimutan, si Caleb. Dahil si Joshua at si Caleb doon sa mga pinadala ni Moses years ago bago sila nakatawid dyan. Pinadala ni Moses upang tumawid dun sa bundok ng Hebron na tignan kung ano yung nandun sa kabila, dun sa tinatawag na promised land o lupang pangako. At naalala ninyo nung nagbalikan yung mga 12 espiya, yung 10 ang laglag at nanakot. Huwag na raw silang tumuloy. Pero yung 2 nanindigan dahil may pangakong Panginoon. So, fast forward ngayon tayo. Okay? Nakapasok na sila sa lupang pangako. May mga teritoryo nang nakuha. Actually, may mga nakaalat ng bahagi ng lupa ng Israel ngayon sa bawat tribo. So, 12 tribo to ng Israel. Pero, titignan natin na akala nila, nung nakatawid sila doon, tapos na. Akala nila, wow, happy-happy na tayo. Pero may pagkakataon pa rin na ang Panginoon ay nanahimik sa buhay nila. Hindi man sa lahat, pero doon sa karamihan ng tribo. Kaya, pabayaan nyo, simulan na natin ang kwentong ito. Magsisimula po tayo sa Judges 1. Yan. Buksan nyo yung mga Bible nyo. Punta tayo sa Judges 1 verses 27 to 28. So babasahin ko lang yung NIV version na napili ko para dito sa anchor verses natin ngayong gabi. Handa na po ba kayong lahat? So sabihin nyo lang dyan, ready na ako. Amen? Okay, so nakalagay dito. Basahin natin. But Manasseh did not drive out the people of Bethshan or Taanak or Dor or Ibleam or Megiddo. So, bakit dito binabanggit eh, kailangan magpalaya sila? Dahil dito inutusan sila. Lahat ng tribo ng Israel, nakatawid sila dun sa lupang pangako. May utos ng Panginoon. Yung mga lugar na ibinigay ko sa inyo na naka-assign sa bawat tribo, may mga tao dyan na nakatira, pero hindi para sa kanilang lupa na yan. Yan ay para sa inyo. Kaya, kailangan may partisipasyon kayo. Okay? Hindi yan basta-basta inaward yung lupa sa inyo, inyo na. Kundi kailangan ninyo ipaglaban yung lupa na yan. Okay, you need to drive out kung sino yung mga nag-i-squat dyan na iba't ibang mga tribo na kinuha yan, lupang pangako na yan na para sa inyo. Kaya dito, sabi kay Manasseh sa tribo ni Manasseh, dapat i-drive out ninyo yung iba't ibang mga tribo na yan. Okay? And their surrounding settlements. Why? For the Canaanites were determined to live in that land. At ang pinaka matibay nilang kailangan mapalis dito, sino? Mga Canaanites. In fact, ang pangalan ng lupang pangako na yan bago siya tumawid, Canaan. So, ibig sabihin, lugar yan ng mga Canaanites.
So, sabi ng Panginoon, lalo na yung mga nakapaligid dyan sa mga maliliit na mga tribo na yan, may mga settlements dyan na namamahay dyan, walang iba kundi mga Canaanites. You need to drive them out. Verse 28, ano sabi niya? When Israel became strong, pag sinabing Israel, yung pong 12 tribo to. So when Israel became strong, they pressed the Canaanites into forced labor but never drove them out completely. Nako, kung naintindihan ninyo yung binasa natin, ulit ha, ang sabi ng Panginoon, gusto ko, lahat ng mga nakatira dyan na hindi ninyo kapanalig, na hindi bahagi ng 12 tribo ng Israel, gusto ko, paalisin ninyo yung lahat. Drive them out. Pero ano sabi sa verse 28? Sila ay nagkaroon ng kalakasan. At remember, ang kalakasan na to galing sa Panginoon. Mas may laban yung mga tao na nandun sa lupa dahil mas kabisado nila yung lugar kaysa sa kanila na all more than 500 years na wala dun sa lupang yon. Pero dahil sa kalakasang ibinigay sa kanila ng Panginoon, dahil ang Panginoon ay nakialam din sa ibang mga laban nila upang magtagumpay sila. Okay? Ang ina-expect ng Panginoon, you drive them out completely. Pero anong ginawa nila? Hindi nila pinaalis lahat. Never, but they never drove them out completely. Bagkos ang ginawa nila, yung mga nagapi nila, lalo yung mga Canaanites, kinuha nila into forced labor. Ibig sabihin, pinagtrabaho nila. Sila yung naging boss nitong mga nakatira dati doon. Amin po? So dito, makikita nyo, lalo na yung mga taga-GCCP rito pag umaten kayo ng spiritual growth classes natin, ano? Yung mga medyo marami ng kurso na napagdaanan. Lagi nating sinasabi, ang pangalan sa Biblia, lalo na sa Old Testament, at ganoon din sa New Testament, yung mga lugar at yung mga panahon, walang aksidente. Kaya doon kinuha yung walang aksidente kung bakit ka nakikinig. Walang aksidente kung bakit ganyan na naging pangalan mo. Walang aksidente kung bakit galing ka sa lugar na yon. Amen? Dahil ito ay pinabayaan ng Panginoon at may kahulugan sa likod ng mga pangalan na to. Amen po. Balikan natin. Ang pinagtuunan natin dito walang iba kundi si Manasseh. Anong utos kay Manasseh? Drive them out. Balikan natin ano ba ibig sabihin ng Manasseh. Okay. Ang ibig po sabihin ng Manasseh sa mga Hudyo is dalawang ibig sabihin po niyan. Ang unang-unang ibig sabihin, ang pinakamalalim na ibig sabihin pala ng Manasseh, okay, huwag na natin puntahan yung ibang ibig niya sabihin, kundi pinakamalalim na ibig sabihin, siya ay forgetful. So, ibig sabihin, si Manasseh ay makakalimutin. Amen po. Forgetfulness. Okay? Ngayon, di ba, sino yung pinapaalis sa kanya? Maraming tribo, pero magtuon tayo doon sa talagang tinangin ng Panginoon dahil ito yung pinakamalakas, dahil sila yung pinakamatagal na lumugar doon. Walang iba kundi mga Canaanites. Amen? So, pag sinabing Canaanites, dalawa ang pinakamalalim na ibig sabihin ng Canaanites para sa mga Hudyo. Ang una, ang ibig sabihin, sila ay mga merchants and traders. Sa Tagalog na lang natin, sila ay mga magagaling na negosyante. Kaya hindi ka magtataka, marami sa mga Canaanites, maliban sa may utak, sila ay madiskarte at marami sa kanila may kaya o mayaman. Amen? Kaya nga, Canaanites, sila ay mga merchants at traders o mga magagaling na negosyante. Una yon. Ang pangalawa na ibig sabihin ng Canaan o Canaanites, you are humble. Ibig sabihin, ikaw ay mapagpakumbaba. Ngayon, ididikit ngayon natin yan. Yung mga ibig sabihin ng mga pangalan na yan, si Manasseh na makakalimutin at ang mga Canaanites na mga magagaling at mayamang negosyante o di kaya mapagpakumbaba, may kwento yan kung bakit inutusan ng Panginoon, very specific dito sa Judges 1:27, si Manasseh, binigyan ng emphasis ni God the Father, paalisin mo lalo yung mga nakapaligid na Canaanites. Amen? Why? Pag sinabi kasing Manasseh, maliban sa forgetfulness, para sa mga Hudyo, naalala ninyo, teka, bago natin puntahan yung ibig sabihin niya, para at least kumpleto yung kwento. Naalala ninyo si Joseph, yung Joseph the Dreamer, yan ang tatay ni Ephraim at ni Manasseh. Okay? So, yan yung di ba, itinakwil siya ng mga kapatid niya, naging kanang kamay siya ng Pharaoh, o naging punong ministro siya ng Egypt, naging kanang kamay siya ng Pharaoh ng Egypt, tapos pinatawad niya yung mga kapatid niya, nilipat niya yung tatay niya. Sino yung tatay niya? Si Jacob, na nirename ng Panginoon in the spirit as Israel. Kaya naging 12 tribes siya kasi 12 yung anak na lalaki ni Jacob. Okay?
Ngayon, si Joseph nagkaroon ng dalawang anak, si Ephraim at si Manasseh. At yan, tradisyon nila na dapat i-bless, lalo-lalo na nung mga kung buhay pa yung patriarka ng pamilya. At nung panahon na yon, lumapit si Joseph bilang sa pataas ng paggalang niya sa kanyang ama na si Jacob. At pinaluhod niya yung dalawa niyang anak. Okay? Ang panganay si Manasseh, ang bunso ay si Ephraim. Ngayon, sa tradisyon ng mga Hudyo, dapat igagawad ang kanang kamay dun sa panganay at yung kaliwang kamay naman dun sa bunso. Pero anong ginawa ni Jacob kung naalala niya sa Genesis? Ginano niya yung kamay niya. Kaya nga si JC Joseph no, nagtampo sa tatay niya, sabi niya, Tay, para nagkakamali ka, bakit baliktad yung pagbibigay mo ng blessing sa mga anak ko? Di ba dapat yung panganay yung kanan, tapos yung bunso ko naman yung sa kaliwa? Ano sabi? Dahil ng panahon na yun, pag binasa niyo sa Genesis, si Jacob ang tawag na ng Panginoon si Israel. In the spirit, may nabasa na sa spirit si Israel o si Jacob. Kaya ang binigyan niya ng, ginawaran niya ng kanang kamay na blessing, walang iba kundi si Ephraim, at kinross over naman niya si Manasseh. Why? Unang-una, na yung pangalan ni Manasseh, siya ay makakalimutin. Okay. Ano yung susunod na ibig sabihin ng pangalan niya? Manasseh has the tendency, okay, to exhibit extremes in terms of material success. Nakaka-nosebleed, Tagalogin na lang natin. Ang ibig sabihin, si Manasseh, meron siyang tendency na ipakita niya, ipagyabang niya na siya ay successful materially. Yan ang isa sa malaking bahagi ng spirit behind ni Manasseh, kaya nag-cross over yung blessing nino ni Jacob o ni Israel. Samantalang si Ephraim, kakinuha naman niya ibig sabihin niya sa Hudyo, ibig sabihin po niyan, siya ay fruitful. Ano ibig sabihin ng fruitful? Siya ay mabunga. So nakita na yan in the spirit ng kanilang lolo ni Jacob, ng mga ninuno nitong mga tribo, kasi daang taon na yung lumipas kung ididikit mo yung tinatawag na history, okay, ng mga nakatawid na doon sa promised land at saka yung 12, yung 12 anak. Pagitan niyan almost 500 years. So nakita na in the spirit, mga magulat, mga kapatid, ni Israel o ni Jacob, kung bakit yan ang pangalan ng mga apo niya. Ngayon, balik ngayon tayo doon. Diba, ang sabi kay Manasseh, Manasseh, sabi ng Panginoon, yung lugar na yan na binigay ko sa iyo, at kung titignan niyo yung mapa ng lumang Israel, kasama dyan yung bahagi ng Jordan at bahagi ng Lebanon na ibinigay ng Panginoon doon sa 12 tribo. Ang pinakamalaking bahagi ng lupain po dyan kay Manasseh. Malaki ng namana talaga ni Manasseh. Amen po. Pero may huto sa kanya. Lahat ng mga maliliit na tribo sa loob, palisin mo. Yung malalakas na nandiyan sa paligid ng lugar mo, palisin mo rin. Yan yung mga Canaanites. Pero dahil sa forgetful, at siya ay may tendency na i-flaunt niya, ipakita niya extremely, i-exhibit niya extremely yung kanyang material success. Balikan natin yung mga Canaanites. Ano yung mga Canaanites, mga kapatid? Sila, ang ibig sabihin, ay mga negosyante na mga mayayaman at may kaya. So, ibig sabihin, nung nakita ngayon ni Manasseh na ito pala mga Canaanites ay mga mayayaman na negosyante, and at the same time, may pagpapakumbaba, alam niya, hindi to papalag eh. So anong ginawa niya? Nung nagapi ngayon nila yung mga Canaanites, instead na paalisin niya, anong ginawa niya? Anong sabi doon sa verse 28? Ginawa nilang forced labor. So ibig sabihin, sabi nila, oh, hindi namin kayo papatayin, pero magpapasahot kayo ngayon sa amin. Okay? Kung dati pag-aari ninyo yung negosyo, kami na ngayon nasasakop doon sa negosyo nyo. Okay? Kayo yung magtatrabaho. Pero siyempre, bibigyan nyo rin kami ng advice kasi kabisado ninyo yung pagninegosyo na yan. Paano kayo umaman dahil sa galing ninyo magnegosyo? Dahil magagaling kayo mga merchants at traders. So siyempre, ito naman mga Canaanites, pumayag na rin kaysa naman malupil sila, di ba? Kung gagamitin mo yung utak mo, makes sense. Pero ito nga ang problema eh. What makes sense for man does not make sense for the Lord. Amen? Remember yung sinabi ni tsaka ni Pablo. Wisdom of God is foolishness for the world, while the wisdom of the world is foolishness for the Lord. Magkabalin to na talaga. Kaya hindi mo pwedeng ipilit. Yan ang unang lesson dyan. May utos directly sa iyo ang Panginoon. Ang utos sa iyo, lupilin mo sila at paalisin mo. Pero, naging quote-unquote forgetful si Manasseh.
Iyon. Nakita ngayon niya. Uy, teka muna. Pumasok ngayon yung tukso sa kanyang puso dahil sa nga ay may tendency na i-flaunt at ipagyabang extremely ang kanyang material success. E nakagapi na siya ng mga may mga kaya't mayayaman na ite-take over lang niya. O di ba pwede na niya ngayon pagmalaki? O ha, ako na ngayon ang pogi. Ako na ngayon ang pinakahari dito sa lugar na to. At ang lahat ng to, yung mga dating mayayaman dito, hawak ko na. Yung mga negosyo nila, tuloy pa rin. Pero ako na ang mas malaking makikinabang. Tutulungan na lang nila ako. So, na-flock ngayon niya yung kanyang material success. Ano ngayon ang nangyari dito? Okay? May choice siya, okay, para sana siya ay magpakumbaba. Yung kasi ang ugali ng mga Canaanites. Pero anong pinili niya? Doon sa dalawang ibig sabihin ng mga Canaanites, ang pinili niya, yung tinatawag na material success. Ibig sabihin po nito, hindi hinaalis ng Panginoon na ikaw ay magkaroon ng material success. Ang gustong sabihin ng Ama sa kanila, kaya ako pinapaalis sa inyo, lalo yung mga Canaanites na yan, kasi gusto ko trabahuhin ninyo yung lugar na yan. Hindi pwedeng pasalo, dumating kayo dyan, pasalo, pasayaman na lang sa inyo. Walang pinag-ibayan sa mga anak natin eh. Ito yung mga pagkakamali ng ibang mga magulang. Ang akala natin, okay, maganda naman yung intention, ay, ayokong maghirap yung mga anak ko. Kaya pagdating ng araw, okay, kung ano yung creature comforts na meron ako sa buhay ko ngayon, gusto ko papasok ko na lang sa kanila. Good intention but not always right. Alam niyo kung bakit? Dahil hindi natin tinuturuan ng mga anak natin, okay, ayon sa katwiran ng Panginoon. Ha? Sobra naman, Pastor Ruben. Akala ko ba ang gusto ng Panginoon tayo ay mabless at maging prosperous? Hindi po inaalis yun. Ngunit sabi rin ng Panginoon, balikan niyo ang Genesis. Bakit nilagay ang lalaki sa gitna ng Eden? You need to work it out. So, ibig sabihin, bago mo pakinabangan yung fruit of your labor, yung blessing at prosperity ng Eden kung saan kanilagay, you must work it out. Hindi po instant si Adan ang nilagay doon, wow, hayahay na lang ako, ang tamad. Hindi po ganun. Kaya ganun din ang pinapaalala dito ng Panginoon kay Manasseh at doon sa ibang tribo nung sila inilagay. Ngunit anong ginawa nila? Binigyan sila ng kalakasan ng Panginoon, di nila sinunod. Nagkaroon pa rin ng disobedience. At ang nangyari, pinakinabangan nila yung mga tao dahil hindi na sila mahihirapan gaano. Lalong-lalo na pag nagapi nila yung mga Canaanites. Kaya tuwang-tuwa si Manasseh, they took advantage yung kanilang tribo. Yung nangyaring yun na ibinigay sa kanila ng Panginoon. And in fact, yung pinakamaganda at yung pinakamalaking part ng Israel ngayon ang binigay sa kanila ng panahon ngayon. Kaya dyan nagalit ang Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, dahil sa pangalan ng mga Canaanites, may two choices ka, Manasseh. Ang choice mo, i-adapt mo yung pagiging materyoso dahil mayayaman at pagagaling na negosyante ang mga Canaanites, o i-adapt mo yung ugali nila na sila yung mapagpakumbaba. Ngayon, bakit natin po dinibigan ng toon ang salitang pagpapakumbaba? Iyan, ididikit ngayon natin yan sa Deuteronomy, okay? 8 verse 2. Ano sabi sa Deuteronomy? Verse 2, ang sabi dito, and you shall remember, sabi ng Panginoon, all the way which the Lord your God has led you in the wilderness these 40 years. Sino yan? Walang iba kundi yung 12 tribo. Pinapaalala ng Panginoon sa 12 tribo. Umikot man kayo sa ilang dahil sa disobedience nyo, pero hindi ako umalis sa inyo, kasama nyo ako. In fact, kung iniwan ko kayo, patay lahat kayo eh. Pero kung alam naman ninyo, babasahin nyo Exodus, diba? Pinakain pa sila ng mana, okay? Hindi kagad na upod yung kanilang mga sapatos, etc. So kung babasahin ninyo, talagang hindi naman sila pinabayaan. Kaya pinapaalala ng Panginoon yan dito sa Deuteronomy 8:2. Ngayon, may purpose ang Panginoon kung bakit parang nanahimik siya for 40 years kasi nasa ilang eh. Pag nasa ilang ka, di ba? Sabi nga natin, in the spirit, ang ibig sabihin niya, parang nanahimik. Parang walang direksyon. Parang amblan. Parang wala nang kwenta ang buhay. Pero ang sabi ng Panginoon, kasama mo ako kung talagang nananampalataya ka. Kaya lang ang sabi niya, may purpose ako kung bakit pinabayaan kong lumarga kayo, yung henerasyon ni na Moses at kabataan pa noon itong sina Joshua at sina Caleb. Pinabayaan ko kayo na maglakad dyan ng 40 years dahil may tinuturo ako sa inyo. Anong unang-una yung tinuturo? In order to humble you, sabi sa Deuteronomy 8:2. So, pagpapakumbaba, ang gusto mong ipakita muna ng Panginoon. Ngayon, bakit importante itong pagpapakumbaba?
Naalala ninyo doon sa mga nag-aral na sa atin sa spiritual growth classes, at alam ko ilang beses na natin binabanggit dito yan sa ating night life sharing, pati sa daily life sharing. Yung tinatawag na ugaling langit na kaakit-akit, may apat na pinaka core na ugali na gusto ma-develop ang Panginoon sa atin. Humility, submission, obedience, and faithfulness. Kaya magkakasunod dyan, dahil hindi ka pwedeng maging faithful kung wala kang obedience. Hindi ka magiging obedient kung wala kang submissiveness. At hindi ka magpapasakop o magiging submissive kung wala kang humility. Kaya ang unang-unang entrada talaga dyan sa ugaling langit na nakakaakit-akit, walang iba kundi ang pagpapakumbaba. Kasi ang pagpapakumbaba, okay, sa konteksto ng Panginoon, ang ibig sabihin niyan, hindi mo na tinitingnan ang sarili mong mataas, kundi ikaw ay irrelevant. Hindi sinasabi ng Panginoon, wala kang kwenta, may kwenta ka nga eh. Sinasabi lang ng Panginoon, may kwenta ka, kaya hindi mo ma-maximize kasi nangunguna sa iyo yung yabang at pride. Which is, yan ang pinakamahirap na laban na gatilyo ng kasalanan. Di ba, ulit tayo, para ma-refresh tayo, gatilyo ng kasalanan, lust of the flesh, lust of the eyes, pride o life. Yan din ang ginamit ng yan ang gagamitin ng kaaway na pambitag sa iyo kasi yan din ang ginamit sa mga una nating magulang. Sabi kay Eva, "Hoy, masarap 'yan, nakakabusog, hindi siya bumigay." Ano susunod na ginawa? "Hoy, magdala sa paningin." Ano sabi ni Eva? "Ayaw ko ulit." Sa pangatlo siya bumigay. Ano sabi? "Makakapantay mo na 'yung ama mo, kaya hindi mo na kailangan magpaalam sa kanya." Pride of life. Kaya ang tinira ng Panginoon ngayon dito, kaya pinapaalala niya ulit kay Mase, yung humility dapat ang pinili mo. Okay? Kesa yung good life na meron ng mga Canaanites. Kaya ginamit mo na lang sila para hayahay ka na rin. Hindi mo kinuha yung unang-unang inihiling ko. Una, sumunod ka at nasubok ang Panginoon niyan kung siya ay may pagpapakumbaba, which is wala. So, balik tayo sa Deuteronomy 8:2. Bakit yung mga naunang henerasyon sa kanila? Bakit pinabayaan ng Panginoon doon sa ilang? Hindi dahil sa iniwan niya, kundi gusto niya subukin ang kanilang pagpapakumbaba. In order to humble you, putting you to the test, sinusubok talaga niya. Kasi nga, hindi sila matututo magpasakop at sumunod. And most of all, talaga maging faithful na tao sa Panginoon kung wala ang pagpapakumbaba. At paano niya ito malalaman? Hindi mo ito makikita dahil ikaw na kayo ko nakapikit pagkaharap mo yung Panginoon. Hindi po yung external gesture ang nakalagay dito sa Deuteronomy 8:2. Putting you to the test to know what is in your heart. So, kalagayan ng puso. No? Hindi yan makukuha sa external na pinapakita mo. Napaka-meek and humble mo. Pwede naman natin ganyan. No? Gumanyan ka lang. Mukhang meek and humble ka na. Ang tinitingnan ng Panginoon, hindi yung external. Ang sinasaliksik niya, yung kondisyon ng puso mo. Tunay nga ba na may pagpapakumbaba o pagkukunwari? Yun! Kaya sabi mo sa katabi mo, tama na ang pagkukunwari. Totoo ka, brother at sister, dahil nahanap ng Panginoon ang purity sa puso mo. May tunay ka ba ang pagpapakumbaba? Dahil ano sabi niya rito? Dahil ang kondisyon ng puso mo at the end of the day, ang magsasabi, is, sabi ni Lord dito, whether you would keep my commandments or not. Yan yung nasa dulo ng Deuteronomy 8. So, kaya doon naman tie-up yun. Bakit may ikikip ang commandment? Kasi faithful ka sa kanya. Bakit ka faithful sa kanya? Kasi sinusunod mo yung utos niya, obedience. Bakit ka sumusunod? Kasi, wow, 100% clear na sa'yo, nagpapasakop ka, hindi lang sa Panginoon, kundi doon sa boses ng Panginoon na pinadala sa'yo. Nung panahon nila, doon sa ilang, ang boses na ginawa ng Panginoon, wala iba kundi si Moses. Pero hindi ka matututo magpasako. Especially kung sa mata ng mundo, gagamitin natin yung basihan ng mundo na mas para mas mataas ang kalagayan ko kay Moses, bakit ako susunod diyan? Para mas mataas ang kalagayan ko din sa pastor ko, ah, bakit ako susunod diyan? Para mas mataas ang kalagayan ko din sa ministry head ko, ah, bakit ako susunod diyan? Humility. Amen. Kasi yung iginawad sa iyo ng mundo na karangalan, yung iginawad sa iyo ng mundo na status mo, stature mo, okay. Yan ang bakbakin ng Panginoon kasi dyan ngayon makikita yung tunay na kondisyon ng ating mga puso. At remember, it all boils down dun sa ginawa ng kaaway sa ating mga magulang. Hindi mo na kailangan ng iyong ama. Pwede ka na mag-desisyon kung ano yung tama sa mata mo kasi pantay na kayo. Amen? O, klaro po yan ha.
So, ang nangyari ngayon dito, may naging consequence ngayon. Kaya nga yung sinasabi ko, di ba? You are free to choose, but you are not free to choose the consequences of your choice. Pumunta tayo sa Judges 2, verse 3. So, ano sabi dito sa Judges 2, verse 3? Okay? Ito tayo sa Judges 2, verse 3. And sabi ngayon dito sa Judges 2, verse... Sorry, Judges 2, verses 1 to 3. Okay, and sabi dito, so, ito na, tapos na yung nangyari doon sa hindi pagsunod ni Manasseh. Dito naman sa chapter 2, diniscard ngayon yung naging consequence. Now the angel of the Lord came up from Gilgal to Bochim. And he said, I brought you out of Egypt. Pinapaalala ko, ako ang nag-alis sa inyo galing sa Egypto. Pinapaalala ng Panginoon. And led you into the land which I have sworn to your fathers. Dahil ito ay pangako ko pa noon pa, almost 500 years ago, kanino? Doon sa inyong mga ninuno. And I said, at sinabi ng Panginoon, I will never break my covenant with you. At dahil kahit ganyan katitigas ang ulo ninyo, yung tipa na natin at yung pangako ko sa sarili ko dahil kayo aking pinili ng mga anak ko, hindi ko yan babaliin. Verse 2, and as for you, at kayo naman, you shall make no covenant with the inhabitants of this land. At diba sabi ko sa inyo, tayo ang may tipanan, hindi kayo at yung mga dating nakatira dyan. E ang ginawa ninyo, instead na paalisin ninyo yung mga nakatira dyan, kayo ay nakipag-collaborate pa, kaya na-contaminate ngayon kayo. Ang ilan sa inyo, dahil kayo ay nakipag-asawa dun sa mga nakatira ngayon dyan. Kayo ngayon ang nakain sa pananampalataya. Yung iba sa inyo, nang dahil sa nakita ninyo pogi at magaganda yung ibang lahi dyan. Lumabas ngayon ang katotohanan sa puso niyo, hindi lang pala pride, ang tindi pa rin ang last ninyo sa inyong katawan. Yan ang pinapamukha ngayon ng Panginoon. At ikaw, Manasseh, yung tribo mo, yung tribo ng Manasseh, kayo binigyan mo aking bagi, kayo ang dapat na unang-unang nagpakita ng pagpapaalis. Hindi nga nagkamali ang inyong lolo noon kung bakit nakaganyan ang pagkanyang pagbibigay ng blessing. Dahil Manasseh is forgetful. At dito lumabas yung kanyang lust of the flesh and lust of the eyes. Dahil gusto niya ngayon ipakita sa mundo yung extreme exhibition of their material success. By using yung mga Canaanites na nagapi nila, by using yung mga assets at resources ng mga Canaanites na nagapi nila. At ano pang kasunod nito? Sabi ng Panginoon dito, you shall tear down their altars. O di ba sabi ko nga sa inyo, yung ibang bumaliktad pa, nag-backslide, nanampalataya doon sa pinaniniwalaan ng mga dapat nagapi nila. Ano pa sabi ng Panginoon dito? But you have not obeyed me. And what is this that you have done? Hindi niyo ako sinunod. Ano na naman itong ginawa ninyo? Okay? Parang magulang talaga. No? Di ba sabi ko sa inyo, gawin niyo ito? Anong nangyari? Kasi dumating yung magulang na mas maaga sa inaasahan ng anak. Kaya yun, huli ka. Amen. So ngayon, hindi na makapagpalusot yung anak. So ang tanong ngayon ng magulang, ng tatay at nanay, ano itong ginawa mo na namang kahihiyan? Verse 3, therefore I also said, I will not drive them out before you, but they will become as thorns in your sides, and their God shall be a snare to you. Dahil hindi niyo ako sinunod, ito pang matinding consequence niyan. Ayaw niyo rin na silang paalisin, pues hindi sila aalis. Pero tandaan ninyo, dahil kayo ay nakipagtipan sa kanila, kesa binigyan ninyo ng halaga yung tipanan na meron ako sa inyong mga ninuno. Tandaan ninyo to, sila ang pinakamatinding magiging tinik sa mga buhay ninyo. Kaya hindi ka magtataka, may Judas talaga. Dahil nakipag-niig sila, nakipag-saan sila, so ano nangyari? Katulad ng ginawa ng tribo ng Manasseh sa mga Canaanites. Pues, ayaw niyo ang paalisin, hindi sila aalis. Pero tandaan ninyo, sila ang pinakamatinding tinik sa inyong mga tagiliran. Bakit tagiliran? Yan ang mga sasaksak sa inyo. They will become as thorns in your sides, and their gods will be a snare to you. At yung mga Diyos-Diyosan na mas pinaniwalaan nyo dahil nadala kayo dun sa kanilang kultura, tandaan ninyo, yan ang magiging patibong sa inyo. At yan ang ikababagsak ninyo. At dahil sa ginawa ninyong yan, sabi ng Panginoon, kaya ako ay mananahimik.
Kaya nanahimik sa kanila ang Panginoon. Kaya kung babasahin ninyo yung buong Book of Judges, ganyan lagi ang kwento. Sila ay pinagpala at mananagana, nakalimutan nila yung Panginoon, ang Panginoon ay nanahimik, at nung nanahimik ang Panginoon, sila ay nadapa dahil lumabas ang tunay na ugali ng mga tao na sa kapaligid nila. Akala nila, yan ang kanilang magiging katipanan, kundi sila ay, anong ginawa sa kanila? Sila ay tinraidor. At ano ngayon nangyari? They cried out to the Lord. Paulit-ulit yan. Lagi sinasabi niyan, they cried out to the Lord. Ngayon, ito naman Panginoon, dahil siya may pusong ama, hindi ngayon siya makahindi. Kaya ang gagawin ngayon niya, hahanap ngayon siya. Sino sa inyo yung pinaka-righteous? Sino sa inyo yung in his or her heart? Naging puro siya. Kahit na sa paligid niya, ang dami sa inyo naging disobedient. Yan ngayon ang kinuha niya, mga judges. Amen? In-empower niya yung mga judges na yan. At yung mga judges ngayon na nag-preach at nag-evangelize ulit sa kanila, sinabi sa kanila, pinapaalala sa kanila, ito ang tipana natin sa ating Panginoong kay Yahweh. Bakit ninyo binali? Ngayon, ito naging consequence niyan. Lahat tayo ngayon ay nahihirapan. Ngayon kayo ay umiiyak, narinig kayo ng Panginoon, kaya siya ay tumutugon. Andito ako. Kaya dito talaga mapapatunayan mo, may ipapadalang tamang tao ang Panginoon sa iyo sa tamang panahon, sa tamang lugar na may tamang mensahe. At sino yung tamang tao na yan? Minsan yung hindi mo pa akalain. Kaya basahin niyo yung Book of Judges, napakaganda yan. At ito pa, di ba lagi sinasabi, naalala niyo, sinasabi nating mahal na pastor, si Pastor Dong, ang tao talaga, panalangin mo na lang mauntog, gumadapa. Kasi talaga balik sa Panginoon yan at hindi yan iiyak pa balik sa Panginoon hanggat yan ay hindi nako-corner o nadadapa. Galing din sa Book of Judges. Kasi kailangan madapa sila before they cried out. Bakit ganyan na nangyari? Consequence ng binasa natin kanina doon sa ginawa, unang-una ni Manasseh. At nung ginawa ng tribo ng Manasseh, ginaya sila ng ginaya ng ibang mga tribo. Ah, sila lang ba? Dapat kami din. Amen? Okay. Ngayon, di ba sabi ko, diyan sa 12 tribo, karamihan sa kanila nakigaya kay Manasseh. May dalawa diyan na hindi gumaya sa kanya. Hulaan nyo kung sino. Ang tribo ng Juda. At consequentially, sumama rin sa kanya yung mas maliit na tribo ni Simeon. Ulit, may 12 tribo, di ba? Pangalan yun ng mga anak ni Jacob na naging Israel. May Benjamin, may Gad. Alam niyo yan, lalo na yung mga matatagal ng nag-aaral sa Biblia at lalo-lalo na yung mga mananampalataya talaga. Ngayon, doon sa 12, okay, sinimula ni Manasseh yung pagiging disobedient, ginaya ng ibang mga tribo. Tayo yung 10, yan, mga naging maligalig. May dalawa na naging faithful sa Panginoon. Ang unang-una dyan yung tribo ng Juda. Okay, basahin natin ang Judges 1 verse 17 to 20. Ano sabi sa Judges 1 verse 17 to 20? Then Judah went with his brother Simeon. Okay? So, si Judah, kasama yung mas maliit na tribo ni Simeon, and they struck the Canaanites living in Sephat. Talagang tinira nila yung mga Canaanites na binigay sa kanila ng Panginoon dun sa lugar na kung saan ito ang pinamana sa kanila ng Panginoon sa Promised Land. And utterly destroyed it, talagang winasak nila. So, the name of the city was called Horma. So, binago nila yung pangalan. Next, verse 18. And Judah took Gaza with its territory, Ashkelon with its territory, and Ekron with its territory. Verse 19, now the Lord was with Judah. At nang dahil sa pagsunod niya, laging kasama na talaga ng Panginoon in the spirit. Laging kasama na ngayon ni Judah at ni Simeon in the spirit ang ating Panginoon. And they took possession of the hill country. Pansinin niyo, ginamit na naman dito, hill country o mountain. Napakasimbolic kasi. Dahil ang pinakamahirap gapin militarily is yung mga lugar na mataas. Kasi ikaw talo ka, pataas ka eh. Tama? Pero nang dahil sa kasama nila yung Panginoon, hindi naging dahilan yun na overcome nila yung mountain. Kaya hindi ka magtataka bakit si Jesus yung mensahe natin dati is the greatest problem solver. Dahil laging ang simbolo niya pang ipakita sa iyo na na-overcome na ang place lagi sa mountain. Amen? But they could not drive out the inhabitants. Ito naging problema. Tunay nga naman na kung ikaw ay aatake pataas, kung gagamitin mo yung logical mind mo, talo ka talaga eh. Una, pagod ka na pataas. Pangalawa,
mas mahirap ang kang manibat at maghagis ng mga maghagis ng sibat at gumamit ng pana, dahil pataas yun, mas lamado yung mga pababa, mas may puwersa yung mga weapons na gagamitin nila. Pero hindi pa rin tumigil. Sino? Ang tribo ni Juda at ang tribo ni Simeon. At anong nangyari dito? Dahil hindi nila ma-drive out yung mga inhabitants dun sa lugar na yon. Why? Because maliban doon, they had iron chariots. At itong iron chariots, nung aking sinaliksik, simbolo pala ito, biblically, lalo na sa mga Hudyo, ibig sabihin ng iron chariots, mga magulang at mga kapatid. Ito yung kabayo na may ano, no? Ito pala yung ano, chariots na may mga malalaki, patitikas na kabayo. Okay? Ang ibig sabihin niyan is powerful enemies, but they have imperfect faith. So, ibig sabihin, sila ang titikas, sila ay mga powerful, sila ay mga may matitinding kalakas at makapangyarihang mga kaaway. Ngunit, malaki ang kakulangan nila sa pananampalataya sa Panginoon. Bakit binanggit yung may malaki silang kakulangan sa pananampalataya sa Panginoon? Dahil sa laki ng pananampalataya ng tribo ni Judah at ni Simeon, hindi naging dahilan yung kanilang disadvantage na sila ay pataas at may mga iron chariots yung kanilang mga gagapiin. Natalo nila yung mga tribo na to. They became overcomers. Kaya akala ninyo yung overcomers and victorious nung panahon ni Kristo, tumutulong ng Panginoon. Pero papansin ninyo anong nangyari dito bago ang Panginoon talaga ay lumabas ang todo faithfulness niya. Talagang antindi ng power na binigay niya sa mga taong ito, antindi ng hedge of protection niya because of obedience. Sumunod pa rin sila. Muna ang tribo ni Judah at sumunod ang tribo ni Simeon. Magkasama sila. Amen po. Again, babalik tayo sa pangalan. Anong ibig sabihin ng pangalan Simeon? Anong ibig sabihin ng pangalan Simeon? Obediently listening. So see, totoo talagang hindi aksidente. Hindi aksidente bakit siya nang naging pangalan, dahil may pangitain na noong araw pa ng ugali ni Simeon na siya ay obediently listening. Hindi ka magtataka, yung DNA na yan, nakeri ng nakeri ngayon doon sa mga susunod niya sa linlahi. Pero hindi po yan automatic, ha? Let me tell you. Pwede pa rin mag-iba yung ugali ng mga susunod na salinlahi dahil naintindihan nila kung ano yung grasang ibinigay sa kanila ng Panginoon. Kaya yung grasang yan, yan naman ay itinuro nila at sinarpin nila na sinarpin sa mga susunod na salinlahi nila. Kay Judah naman, it's being really faithful. Kaya pinagsama-sama mo ngayon yung obedient and faithfulness because they are submissive and they both started out as being humble because of humility. Kaya naggapi nila yung mga kaaway nila. Ngayon, ang pinaka talaga nag-drive dito, walang iba kundi si Judah. Yung tribe ni Judah. Alam nyo kung bakit? Dahil sa spirit na meron si Caleb. Alam nyo ba yung spirit ni Caleb dito? Antindi, no? Nung naggapi nila yung mga lugar na yan, okay? Kung titignan mo, kung babasahin mo, magsimula dun sa Joshua hanggang sa Book of Judges, sa mga unang chapters ng Book of Judges, magko-conclude ka talaga, sasabihin mo, teka, dapat ata ang namuno sa Israel, hindi si Joshua, dapat si Caleb. Dahil pinakita talaga ni Caleb yung tinatawag nating hugaling langit na kaakit-akit, yung humility, submission, obedience, and faithfulness. Pero dito, ang tindi. Because of his humility, hindi niya ginamit yung mas marami siyang na-achieve upang salingin niya na ang pinili ay si Joshua. Di ba? Isipin mo, ah, dapat ata ang ginawang pinuno ng Israel si Caleb. Alam mo kung bakit? May testing din si Lord sa kanya. Tignan ko nga kung talagang itong si Caleb may pagpapakumbaba. Kung hindi ko ibibigay sa kanya, ipapasalin sa kanya yung pamumuno ng buong bayan ng Israel at ibibigay ko to doon sa kanyang kaibigan na si Joshua, ano kaya ang magiging reaksyon ni Caleb? Alam mo ang nangyari kay Caleb? Eto, Judges 1, kahit tapos na yung Joshua, Book of Joshua, sumunod pa rin siya na sumunod sa Panginoon. Without question. Amen. Dahil sa pagsunod niya, na-empower siya ng na-empower ng Panginoon. At dahil naman, may isang maliit na tribo na ang pangalan ay Simeon because they are obediently listening.
Kahit na hindi nila diretsong narinig yung tinig ng Panginoon, mas narinig ito ni Caleb, mas sumama ang tribo ni Simeon doon sa ginagawa ni Judah. Hindi sila nadala doon sa sinimulan ni Manasseh. Ano yung sinimulan ng tribo ni Manasseh? Ayahay na tayo, okay na to. Nagapi na natin eh. Gamitin na lang natin sila. Sayang naman itong mga taong ito na ating nagapi. So they did not obey. Pero si Simeon obediently listened doon sa mensahe ng Panginoon at sumunod siya doon sa ginawa ng kanyang big brother na si Judah. Amen? Amen. Okay. Kaya nga, ang conclusion natin dito, alam niyo, si Judah learned to really submit and obey to the Lord with extreme humility. Dahil nga sabi ko, hindi niya ginamit yung success niya, especially yung spirit na meron si Caleb, upang sabihin niya, teka Lord, dapat kami ata ang mamuno kasi mas marami kaming nagapi, mas kami ang sumunod sa iyo. Hindi niya ginamit yun. Siya ay nagparaya pa rin. And he exhibited faithfulness to God by carrying out what? Every assignment given to him. And left it to God, those that seem impossible to conquer. Remember, hindi niya magape yung mga nandun sa taas ng bundok, yung sa hilly country. Okay, basahin ko ulit yung Judges 1 verse 19 to 20 para mas maintindihan ninyo. Ha? Now the Lord was with Judah and they took possession of the hill country, but they could not drive the inhabitants because, maliban sa mataas, they had iron chariots. Mga powerful enemies ito, pero may butas pa rin. Powerful enemies, but they are imperfect in their faith in God. At dahil dito, maliban Panginoon sa kanya, tignan nyo ha, ang ganda ng verse 28, the revelation dyan. Then they gave Hebron to Caleb, as Moses had promised, and he drove them out from there, the three sons of Anak. Ha? Ano nangyari? They gave Hebron to Caleb. So, ibig sabihin, nakialam ang Panginoon. Without any effort, hindi na niya tinuloy na matindi yung pag-atake, pinanghina ng Panginoon yung mga taong nandun sa hilly country. At sila mismo ang nagbigay. Tama na. May mga kakaibang nangyayari dito. Mukhang sa'yo talaga ang Panginoon. Eto na, suko na kami. At binigay nila, willingly, they gave Hebron to Caleb as Moses had promised kasi may prophecy yan sa Joshua. Ano yung prophecy sa Joshua? Ikaw, Caleb. Dahil sa 12 spy na pinadala ko, kayo ni Joshua naging faithful. At ikaw ang pinamatinding dumepensa dun sa pangako ng Panginoon. Ang pangako ko sa iyo, itong lugar na to, na maaapakan mo, itong lugar na to, pag naapakan mo yan, iyan. Dahil yan ang pangako ng Panginoon sa iyo. Pinaalala yan ni Caleb kay Joshua. At nung pinaalala yan ni Caleb kay Joshua, kaya sabi ni Joshua, sige, suburin niyo na. Nung sinugod niya, uy, mahirap to, mataas ha. Uy, matindi, marami silang iron chariots. Lord, sabi ng tribo ni Judah, it's not my will but your will be done, Lord, pero hindi ko man ito kakayanin. May pananampalataya kung ikaw magpapalakas sa amin. At hindi na kailangan ng physical na kalakasan dahil may ginawang maniobrang Panginoon doon sa mga puso ng mga tao doon sa hilly country na yun. Sila mismo nagpaubaya at sumuko at sinabi, they gave Hebron to Caleb as Moses had promised and he drove them out there including the three sons of Anak. Amen po. So, yan po ang mensahe natin ngayong gabi. Again, mapapansin ninyo, no? Parang paulit-ulit yata yung mensahe natin. Yes, kasi paulit-ulit na ipinapaalala ng Panginoon ito. Bakit siya nananahimik sa buhay natin? Siya lang ang susi. Hindi ka sumunod. Alam mo si Lord, di makulit eh. So, sasabihin niya sa'yo, oh, ito yung gagawin mo, ito yung consequence niyan. Pag ginawa mo to, papalain ka. Pag ginawa mo naman to, dahil di ka sumunod sa sinasabi ko, hindi ka pagpapalain. Ganun kasimple ang prinsipyo niya. Pero ang tao talaga, kasi may sarili tayong agenda, dahil consequence naman to ng original sin ng ating mga magulang, mas masarap yung hindi sumunod. Ano nga yung sabi nun sa lumang buhay? Naalala ko sinasabi ng mga kalalakihan nun, mas masarap ang bawal. Pero may consequence lagi yan. Amen po. At ang consequence niyan, nawa, makilala niyo yung Panginoon upang hindi niyo pagdaanan yung consequence na ma-curse o masumpa. Hindi lang panahon, hindi lang sa henerasyon mo, kundi sa hanggang sa ika-apat na sarindahan. Amen po.
Yan ang ating mensahe ngayong gabi. Salamat na marami sa inyong pakikinig. At sana ngayong gabing ito, tumimo ang mensaheng ito sa lahat sa inyo. At ang assignment ninyo lahat para lalo ninyong mas maintindihan paano ba ang pattern at prinsipyo ng Panginoon, bakit siya ay mananahimik at siya ay hindi ulit mananahimik sa buhay mo, basahin ninyo ang Book of Judges. Amen? Amen. So, sa pagkakataong ito, na bigyan kayo ng isang maikli panalangin para sa lahat ng mga nakikinig sa atin dito. At ganun din, prayer request para dun sa ating mga nakikinig ngayong gabing ito. Padala nyo lang po dito sa ating GCCP Live. Amen? Okay. So, Panginoon, salamat ngayong gabing ito. Ikaw ay aming nakanig ulit. Salamat sa mensaheng nilatag mo ngayong gabi sa amin, Panginoon. Salamat sa pagpapaalala na tunay nga na sinusubok mo ang aming mga puso. Una mo sinusubok sa aming Panginoon, walang iba kundi ang aming pagpapakumbaba. Salamat, Panginoon, sa mga pagsubok na to. Hindi namin ito tatakbuhan bagkos ito ay aming haharapin. Dahil sabi mo nga sa isalita, you want to search our hearts. Bigyan mo kami ng kalakasan, Panginoon. Lagi mo ipaalala sa amin at magbadala ka ng mga tao magpapaalala sa amin upang aming mga puso ay tunay nga na nakatuon sa iyo. Keep our hearts in tune with you, Panginoon. Kaya hindi kami madistract kung ano yung mga boses sa paligid namin, boses ng mundo na kung saan makipihit pabalik sa lumang buhay namin, kahit bahagya ang aming mga puso. Bagkus nakara namin kung ano yung purpose na binigay mo sa amin, Panginoon. Magtutunan namin pagpapakumbaba. Pagbuto talaga ang magpasako. Unang-una, sa iyo. Pangalawa, doon sa mga boses na ipinadala mo sa amin. At ito ay susubukin mo na naman sa pamamagitan ng aming pagsunod. At dahil sa pagsunod na yan, masusubok din ang aming tunay na faithfulness o pananampalataya. Kaya Panginoon, ngayong gabing ito, nawa ang mensaheng ito upang matap namin why Jesus is the greatest problem solver. Dahil the greatest problem is the affairs of our heart. Kaya Panginoon, nawa, mapihit ang mga puso namin. That's the greatest solution to our greatest problem na pinakita ng Panginoong Jesus. Na siya na hindi makasalanan, na siya mismo na bugtong na anak ng kanyang ama. Dugo niya ang binayad para sa amin. Nawa, Panginoon, ang mensaheng ito lalo mag-reverberate sa mga puso namin. Balikan namin ang mga kwento simula sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan. Para sa amin ang maipaalala ng paulit-ulit ng paulit-ulit, Panginoon, na ikaw ay tapat, na ikaw ay laging nandyan bagkos kami ang tumalikod. Tunay ngang nanahimik ka dahil kami ang unang tumalikod. Kaya Panginoon, sa pagbabalik loob namin sa iyo, lalo na yung mga nakikinig sa amin ngayon dito na hindi pa nagbabalik loob sa iyo, panalangin namin, mapita ang puso nila sa mga mensaheng ito. Makilala ka nila, makilala nila ang Panginoong nakilala namin. At ngayong gabing ito, inaangat namin sa iyo, Panginoon, ang mga panalangin na aming mga kapatid. Unang-una na, kay Brother Rogelio Duque Cano. Prayer para sa family ng mga Cano and Narnola, Panginoon. Kung ano man ang intention of their hearts that is according to righteousness, paubaya mo to, Panginoon, grant the prayer request of Brother Rogelio. Ganun din, Panginoon, inaangat namin ang panalangin ni Nikki Montermoso for Joanna De Leon's grandmother na may sakit. Panginoon, ikaw bigay ng peace and comfort sa puso ng pamilya ng lola ni Joanna De Leon na isa sa aming mga kabataan, Panginoon. At kay Joanna, nawa gamitin mo siyang susi ng iyong kalakasan para sa kanyang pamilya. Ng lola kung sa kanyang buong pamilya na maipakilala ka, Panginoon. Ganyan din, Panginoon, tinataas ko sa panalangin ng lahat ng mga nakasama namin ngayong gabi sa buhay ni Pat, sa buhay ni Nikki, sa buhay ni Morris Jr., ganun din sa buhay ni Gabby, Panginoon. Salamat sa mga lingkod mo na ito. At alam ko na ikaw magbibigay ng sukli, Panginoon, sa kanilang pagiging matapat sa iyo. At pinapanalangin din namin ang team namin na pupunta sa Malaysia, Panginoon, sa pangungunan ni Pastor Amet, ni Pastor Dong. Nawa, Panginoon, ikaw ang magbigay ng kalakasan sa kanila. Maserve ang purpose kung bakit sila pupunta doon. At nawa, maging kalakasan ang mensahe at mga gawain na aming gagawin, ang team na gagawin ng team namin
maging kalakasan ito sa mga kapatiran namin sa Malaysia. At sa araw ng bukas, Panginoon, sa pagising namin, nawa ikaw na namin pasalamatan. Salamat, Panginoon, sa unang milagro ng buhay. Salamat sa hininga, Panginoon. Salamat sa buhay na ibinigay mo sa amin, sa bagong buhay na meron sa amin, Panginoon. Dinadagdag din namin, Panginoon, ang panalangin ni Sister Rhea Alpiler para sa financial provision and approval ng scholarship ng anak niya si James Lewis. Alam ko, Panginoon, na ang panalangin na ito ng isang ina para sa kanyang anak ay iyong tutugunan. Magpakilala ka rin sa kanyang anak na si James, Panginoon. Gamitin mo na dahilan sa buhay niya ang provision na ibibigay mo ito. Dahil hindi lang dahil sa kanyang talino at kalakasan kaya ito ay mangyayari, kundi ikaw, Panginoon, katulad ng ginawa mo sa buhay ng tribo ni Judah, na napakahirap manggapin ang kaaway na mataas na maraming iron chariots. Ngunit, Panginoon, you intervene. Ngunit, Panginoon, you paved the way because of their faithfulness. Bigyan mo, Panginoon, ang pang sa puso mo, faithfulness ng pamilya at pilir para sa kanilang anak na si James. At sa temporary namin o pansamantala namin pag-iwalay, I pray na covering of hedge of protection ay gawad mo sa lahat na nakikinig sa amin, Panginoon. Grant the desires of their heart according to your righteousness. And all of this we ask in Jesus' name. Amen and amen. Salamat sa inyong lahat. Salamat po sa mga nakikinig dito sa Night Live Sharing. Again, this is Pastor Ben Manga from Glory Christian Center, Paranaque. Good night. See you again next week.